Welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, sa pagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, itong pag-usapan lang natin yung mainit-init na topic ni Kuya Bal about dito sa naging reaction video ni Malo de los Santos, mga kasukay, mga kalingap. So eto nga, kagabi is na topic po yan ni Kuya Bal at nireaction na niya. So ngayong araw, bibigyan din natin ng reaction at ano ba yung masasabi natin sa reaction na ginawa ni Kuya Bal. So bago natin simulan yan, mga kasukay, mga kalingap, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs at yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So ito, pag-usapan natin. Tara, panoorin po natin ito. So ngayon, mga kasukay, mga kalingap, hindi na lang po tayo gagamit ng video, no? Pag-uusapan natin about dito sa nalalapit na dibon ni Raisha, no? Merong reaction video dyan si Malo de los Santos na binigyan naman ng reaction ni Kuya Bal, no? Sa kanyang live kagabi. So eto, may opinion din po ako dito, mga kasukay, mga kalingap. So nasabi dyan ni Malo de los Santos na etong dibo ni Rachel is ibigay na lang sa kanya yung moment, no? Yung moment na yung kanyang dibo, no? Na nasabi doon na wag na lang i-vlog. Ang mag-vlog na lang is kung sino yung i-vlog na lang ni Rachel. Yung dibo na yon. At meron daw na magbibideo doon na kinuha, mga kasukay, mga kalingap. At isa pa dito, may pakiusap din siya doon na sana daw is yung mga vlogger na pupunta ay wag na lang mag-BTS o mag-video. So, bawal magdala ng cellphone. Sabi nga ni Kuya Bal, bawal magdala ng cellphone, no? Kung magsi-cellphone kayo, ilagay niyo na lang sa bulsa niyo. Magdala na lang kayo ng namnamin nyo na lang yung pagkain na inihanda doon sa dibo ni Rachel, mga kasukay, mga kalingap. So, eto nga, opinion ko po ito, mga kasukay, mga kalingap, no? About dyan sa na-topic na yan. Para sa akin is, di ba, ano tayo, one kalingap, one family naman tayo, no? Although, dibo yan ni Rachel, no? Opinion ko lang po ito, mga kasukay, mga kalingap, no? Iba-iba po tayo ng opinion. So, ito po yung aking opinion. One kalingap, one family, no? Itong si Rachel ay na-scout ni Vincent Caliada at ibinlog ni Kalingap Rob, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, scout mo, vlog mo. So, pwedeng mag-vlog itong si Vincent dito sa kanya at si Kalingap Rob. Kasi si Kalingap Rob naman yung kaya nakilala itong si Rachel, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, para sa akin, walang problema, no, na i-vlog siya ni Vincent o ni Kalingap Rob at si Rachel magbablog din, no? Alam naman natin, no? Kasi, vlog mo, scout mo, yun naman yung patakaran sa kalingap. So, yun sinasabi dyan ni Madam na bigyan natin ng moment, no? Huwag na nating i-vlog pa, no? Kumbaga, meron naman kasi silang kinuhang magbibideo talaga at meron pang may nabanggit siya doon about doon sa security. Oh, grabe, no? Sabi niya, million yung gastos diyan sa birthday na yan, no? So, okay, sa dibu, pinaghandaan talaga. So, wala naman po tayong masasabi doon. Deserve naman ni Rachel yun, mga kasukay, mga kalingap. At marami yung nagmamahal sa kanya ng mga sponsor na talagang nansyaan. Isa na dyan yung trust sa family na talagang sinusuportahan siya sa mga photoshoot. Kita nyo naman po, ilang beses siya nag-photoshoot, 2 beses. At sobrang ganda ng photoshoot na ginawa para sa kanya, no? So, nabasa ko din doon, mga kasukay, mga kalingap, na live ni Kuya Bal, nandoon din yung trust sa family, nagsabi doon na wala namang pinagbawal si Rachel na hindi pwedeng mag-vlog, no?
wala silang alam doon sa mga sa reaction na ginagawa ni Madam, dahil si Rachel naman ay tahimik, no? Tahimik naman po siya, wala naman siyang binabanggit na siya lang yung magba-vlog. Ito lang si Madam yung nagsasabi na ibigay natin yung moment dito kay Rachel. Ibig sabihin, gusto niya na siya yung masusunod. Ito nga sponsor, no? Mga kasukay, mga kalingap, ay wala naman sinasabi na ganun. Wala silang sinasabi na hindi kayo pwedeng mag-vlog. So, malinaw po yun sa atin lahat, no, mga kasukay, mga kalingap. Yung sponsor nga talagang yung gumastos dito sa dibo ni Rachel ay hindi nila ipinagbabawal na hindi ka pwedeng mag-vlog. Open sa lahat na mag-vlog, no, mga kasukay, mga kalingap. Pero alam naman natin yung rules na one, ano yun? Scout mo, vlog mo. So, naiintindihan natin yun, mga kasukay, mga kalingap. So, sa dibo ni Rachel, etong marami yung nag-aabang po niyan. Siyempre, alam niyo naman si Rachel talagang, ano si Rachel, no? Kapag si Rachel yung topic mo, is marami yung nanonood, marami yung nagsusubscribe, diba? Lalo na si Rowell. So, siyempre, yung mga ibang mga vlogger, eh gusto din naman na makapag-vlog, di ba? Makapag-BTS. Although, ipinagbawal na po yung BTS na mga kasukay, mga kalingap. At inulit-ulit talaga yun ni Madam, no? Ilang beses niyang sinabi na ibigay natin yung moment kay Rachel. So, para sa akin is sana wag niyang pagbawalan, no? Sundin yung ang dapat na masunod dyan, yung magdidibo, hindi niya dapat pamahimasukan. Para sa akin lang po, mga kasukay, mga kalingap, no? Hindi niya dapat panghimasukan kung ano yung gustong mangyari ni Rachel. Hindi yung siya yung magsasabi ng ganun. Siyempre, yung sinabi niya na ibigay natin yung moment, so parang si Kalingap Rob, hindi pwedeng mag-vlog. Si Kuya Bal, hindi rin pwedeng mag-vlog. Si Vincent, hindi rin pwedeng mag-vlog, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, gets nyo ba? So, parang hindi maganda, no? Hindi maganda para sa yung makakarinig ng gano'n, no? Parang pinangungunahan niya kasi, mga kasukay, mga kalingap. Mga kasukay, mga kalingap, kung napanood nyo yung live ni Kalingap Rob nung nakaraan, is marami yung nag-request sa kanya ng mga viewer na sana daw is i-vlog ni Kalingap Rob itong dibo ni Rachel, kasi invited naman po sila, pupunta sila sa dibo, kaya nagpaano pa nga doon si Kalingap Rob, eh nagpa press 1, press 2 ganyan, na kung sino yung gusto na i-vlog itong si Rachel at sino yung ayaw, no, mga kasukay, mga kalingap. So marami yung may gusto na sana daw is i-vlog ni Kalingap Rob, kasi si Kalingap Rob naman yung dating nagba-vlog dito kay Rachel, di ba? Although si Rachel is vlogger na rin, pero marami pa rin yung nagre-request na sana i-vlog din ni Kalingap Rob, no? Pero iba naman 'tong sinasabi ni Madam na ibigay yung moment dito kay Rachel, no? Paulit-ulit tayo, no, mga kasuke. So, parang iba kasi yung tono niya dito sa sinasabi niya, no? Napag-isipan niya ba itong sinabi niya, mga kasukay, mga kalingap, bakit ganun yung kanyang sinasabi? So, marami yung umano dyan, umalma, mga kasukay, mga kalingap, no? Bakit ganun yung sinabi niya? Kahit sa GC ay marami yung nagsasabi na bakit ganun. Dapat ang magbabalag dyan, si Vincent, si Kalingap Rob, si Kuya Bal. Pero itong si Madam is pinagbabawal niya, ibigay daw yung moment para kay Rachel. Pero si Rachel is wala naman pong sinasabi na siya lang yung magba-vlog. Sa kanya lang mismo, siya lang yung nagdi-decision para kay Rachel, no? Bakit ganun? Hindi naman siya yung main sponsor ni Rachel para magsabi ng ganun, mga kasukay, mga kalingap. Kaya marami yung umalma dito sa reaction na ito ni Madam, mga kasukay, mga kalingap. So, ayan, tingnan na lang natin, mga kasukay, kung ano yung mangyayari sa dibo ni Rachel, no? Alam natin na bonggang-bongga po talaga yung dibo ni Rachel at talagang pinaghandaan, no? Maraming sponsor yung nagmamahal sa kanya, kaya bonggang-bongga yung birthday.
Dibo ni Rishel na yan, mga kasukay, mga kalingap. So, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po natin supportahan lahat ng mga kalingap partners and kalingap reactors. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!